Yung 60 pesos mo mga pre, gawin natin giant chicken fillet. Yung magsasawa ka sa sobrang laki ng chicken fillet mo. Buti na lang mga pre, may mga tindera pang nagbibigay ng discount. Nakabili tayo ng isang parte ng manok. Kung tawagin suso ng manok, tatanggalin lang natin yung skin. Napakadali lang gumawa ng chicken fillet. Kung ako sa inyo, wag ka nang bibili sa labas, ikaw na lang gumawa. Kaya pala ako nagluto ng chicken fillet dahil naubusan ako ng ulam sa bahay. Binigyan ako ni mama ng 50 para makabili ng lutong ulam. Pag bumili naman ako ng ulam sa kanto, bitin naman yun. Buti na lang dahil mautak ako mga pre, ginamit ko yung talino ko. Sayang naman kapag hindi ko nagagamit yung talino ko. Kaya agad akong bumili ng breast chicken. Kumuha na rin ako ng plastic para sa ating gagawin chicken fillet, ha? Gagamit sana ako ng bote ng soft drink para sa pangrolyo. Naisipan ko rin na pwede rin palang kutsilyo. Hahampasin lang ng hahampasin natin tong chicken hanggang maging doble ng iyong cellphone. Bala sinunod ko mga pre, pinagsama-sama ko lang ang harina, breadcrumbs, paminta at asin. Pagkatapos mong pagsamahin mga pre, haluin mo na. Magbibiyak na rin ako ng itlog. Gagamitin natin ito para kumapit yung mga ingredients natin. Kailangan natin ibabad ang manok sa ating itlog. Huwag yung sa baba mo, ha? After mo mababad mga pre, tanggalin mo at ilagay mo doon sa harina. Pagkatapos nyo, ibalik mo ulit sa itlog. Pagkatapos mo ibabad sa itlog mga pre, babalik mo lang ulit sa harina. Sa susunod na luto ko mga pre, iba rin gagamitin kong kawali. Medyo upgraded tayo para mas lalong malaki. Kapag kumakain ako ng chicken fillet sa labas, abay sobrang liit. Konti pa yung kanin. Bali ang ginamit kong mantika mga pre, itong mantika namin na 3 days na. Hindi pa naman to sira. Sino ba namang hindi mabubusog sa ganitong kalaki? Kasing laki na rin to ng tablet. Siyempre, babantayan mo yan kapag hindi mo yan binantay. Ay, sunog na yan. Nako, yung 60 pesos mo naging sunog pa. Kailangan mahina lang yung apoy para hindi masunog. O ano, after 5 minutes, ibaliktad na natin to. Dahan-dahan lang natin itong ibaliktad. Habang nagpiprito tayo, iniready ko na rin yung mga ibang ingredients na gagamitin natin. Dahil ang kapartner ng ating chicken fillet ay sinangag na baaw. Buti na lang, merong mga ekstrang gulay sa kusina. Kaya natin gawing special ang ating kanin. Malaking chicken fillet at sinangag na kanin. Mapapawaw ka talaga kapag nabusog ka. Siyempre, after natin hiwain ang mga ingredients, tatanggalin na rin natin yung prinito natin chicken fillet natin. At maglalagay ng konting mantika sa kawali. Kunin natin ang malamig na kanin. Dahil hindi ito naubos kagabi, kakamain lang natin to para madurog. Ako lang bang mahilig sa sinangag na kanin? Mas masarap kumain ng ganito kapag tag-ulan. Lahat ng gulay na hinati-latin mga pre, gigisa lang natin to sa mantika. Ganun lang ang gagawin natin. Boom! Napaka-easy lang magluto ng sinangag. Ang mahirap, baka di ka pa marunong magluto ng kanin. Siyempre, pag okay ng ating ginigisa, ilalagay na natin yung kanin. Pagkatapos mong ilagay, halu-haluin mo hanggang mahilo yung kanin. Ganun dapat ang gawin. Siyempre, magpapakita ulit ako sa video para kunwari professional ulit. Maglalagay lang tayo ng konting pampalasa para may lasa yung ating sinangag at hindi maging boring pag kinain. Asin at paminta lang ang nilagay ko. Nilagay ko na rin ang sili americano, pati na rin ang pampabango ng ating kanin, ang celery. Ganyan ako magluto ng sinangag. Kung ano-ano na lang gulay ang makikita ko sa ref, ayun na lang ilalagay ko sa akin niluluto. Basta ang importante may makain ka ng masarap, oh ha. Minsan nagsangag na rin ako ng kanin kaso nakalimutan ko panis na pala yung kanin, kaya ang ginawa ko natapon ko na lang yung luto kong sinangag. Pumunta na rin ako kay Ante Andang para kumuha ng dahon ng saging. Nagdala ako ng ulam para bigyan ako ng dahon. Baka isipin ni Ante Andang, kuha ng dahon ng saging at di na lang ako nagbibigay ng ulam. Agoy, delikado tayo pag ganun. Pagka-uwi ko, gumawa na rin ako ng creamy white sauce. Kumuha lang ako ng gatas ng Bear Brand. Nilusaw ko sa kasama ang cornstarch. Tapos ipainit mo lang, lagyan mo ng toy at celery, okay na yun. Nilagay ko yung kanin sa dahon ng saging para kunwari nasa Boracay ako. Pagkatapos natin na ilagay mga pre, hahati naman natin itong ating chicken fillet na overload sa sobrang laki. Kapag nahati mo na mga pre, ilalagay mo lang sa ibabaw ng sinangag itong ating chicken fillet. Kapag nahanda na natin mga pre, ilalagay naman natin ating creamy white sauce sa ibabaw mismo ng ating chicken fillet. Itong niluto ko mga pre, good to 3 person na to. Pero kaya kong kainin to lahat to. Ito na yung final output natin na big chicken fillet. Siyempre, after natin maluto, kakainin natin. Alam, ipapamigay natin, edi saya yung effort natin magluto. So, na-realize ko hindi pala 60 pesos ang nagastos ko dito. Mga 110. Tara, kain muna tayo. Sa susunod na magluluto ako, may isasama akong followers ko. Para naman hindi ako solong kumakain. Mas maganda siguro yun. Sige, mag-comment ka na lang kung gusto mong sumama.